Ayoko. Sakpan. So, sino yung mga bisaya dito? Woo! Pwede play, bro? Okay. Okay, no? Andali mo. Tapos hanggang nung una, yung naupo ka, parang eto na naman, networking na naman to, correct? May mga nakaisip na gano'n? Yes. Eto na naman, paano ako tatapos dito? Magkatipong gano'n? Tapos hanggang natapos, hanggang unti-unti, pero ang point ko, sabi ko nga, kung naupo ka ulit dyan, or kung na-invite ka na before, or kung ma-idea ka na, ang point ko, bakit ka nandyan ulit? Nag-gets nyo? Kasi same lang din tayo, sino rito nakarelate? Na hindi naman, kung parang, kagaya nung yung first timer, na-experience ko rin na masarap pa mabuhay ng nagtitipid. Tama, di ba? Yung tipo sila naka-experience dito, yung tipo nag-aabang ka ng jeep or bus, di ba? Ang tagal mo makadeside. Kasi kinakapa mo. Nag-aabigay mo ang side talaga. Mag-1, 2, 3 na naman ako. Naka-experience kayo gano'n? Sila naka-experience dito, yung tipo kung ikaw yung anak, yung lagi mo narinig sa mga, lagi mo narinig sa magulang mo, wala tayong pera na, hindi tayo nagtatay ng pera. Nahirap na tayo. Yung tipong hihirit ka pala, mahihingi ka ng sandaan, di ba? Mahihingi ka ng sandaan. Grabe yung sermon, mga halagang 10,000. Naungkat na yung mga baho mo nung una. Pamilyar ka, no? Pamilyar ka? Yes! Ako ba? Yung mga tipong kakain ka, huwag mong busin. May kakain pa. Pamilyar ka yung ganyan? Pamilyar ka yung gano'n? Sino rito yung tipo naka-experience, yung tipong hindi ka na-invite. Pagka ini-invite ka sa okasyon, ini-invite ka para tumulong sa gawain. Tama? Pero pag may pera ka, VIP ka, correct? Pero pag walang pera, tumulong ka doon. Gusto mo na kumain?
ang sarap nakatulog. Liligtit pa kayo. Ang wala pera, no? Sino rito yung tipong mahilig din kumimik, pero yung tipong bago makarating sa bar, parang uminom ka muna sa tindahan, ini-store muna yung Red Bulls. Para magdating doon, isang bote na lang, sobrang tagal matapos. Dito sa mga magulang, sa mga babae, housewife, gano'ng kasarap yung tipong lagi ka nagtitipid, sinisisi mo na yung asawa mo, nagtatawa ng asawa mo, pero laging nagpo-compute ka, laging kulang, lagi ka nag-stress. Lalo na yung tipong pagbayarin na, umiinit ang ulo mo. Yung hindi naman umiinit yung ulo mo dahil sa ano, pero ang sa totoo, kaya lang mainit ulo mo kasi kulang ka sa pera. Sino dito yung nagtatrabaho? Yung tipong bago pa lang sa trabaho, sobrang excited. Sobrang excited, masaya siya, excited siya, pero nung mga 2 years, 3 years, na 5 years, yung mga tipong galing ka sa rest day, ang pakiramdam mo parang ganito, langiya. Pasok na mong bukas. Tama, di ba? Yes. Yung mga pinipilit mo lang sarili mo, nakaramdaman kayo niya? Yes. Yung mga tipong, halimbawa yung mga tipong, manam, anong ulam natin dyan? Lista mo lang, ha? Tama! Ang haba ang listahan mo, di ba? Pagkasweldo mo, lang iha, napunta lang sa pagkain. Tama, di ba? Yes. Sino yung tipong naka-experience, yung tipong, kung hindi lang pwede ma-close account, kung hindi lang pag-sweldo yung ATM mo, ha? Close account tayo, ha? Kung ma-withdraw nga lang yung 20, may withdraw mo na eh. Wala pang sweldo, check ka, wala pang sweldo. Ang dami ng gasgas ng ATM mo. Luma na, palitan mo na yan. Kakaipan, tapos yun. Sino rito naka-experience yung tipong nag-grocery? Di ba? Nung hindi ka, nagdadala ka na ng calculator kasi ang dami na iiwan. Sino rito yung tipong more than 5 years, more than 10 years na nagtatrabaho? Yung kahit anong multiply mo, iniisip mo talaga, na-analyze mo na eh. Ba't wala talagang ipon? Kinumpit mo ngayon? Zero. Binultiply mo na lang 12 months. Binultiply mo na ang mga 10 years. Kahit anong multiply mo dyan, zero talaga yan. Nakaan nyo? Yes. Yung kakain ka, ang tagal mo mag-decide? Yes. Ano yung tsura? Karinderia na lang to, ha? Karinderia. Ang tagal mo maka-order. Mana, magkano yan? Ito, mana. Ito, mana. Mas masarap to, mana. Mas mura. Pero na-realize mo, alam mo magkano lang difference? Mga 2 pesos lang yun. Ang tanong, gusto mo ba yung ganang buhay? O gusto mo rin mabago? Bago. Ngayon, marami yung social media, may Facebook ka, may Instagram ka, o may Facebook ka, yung palike-like, ang sarap naman ang kinakain nila. Ang sarap naman. Napa mo? Kailang kayo matrating dyan. Ngayon, na-invite ka sa networking, di ba? Pag-invite yun, ito na naman networking, kapatid. Para sa akin, dito lang bago buhay ko. Hindi rin ako nakatapos, high school grad lang din. Hindi rin ako kapatapos. Ang trabaho ko dati, service crew. Magkano lang yung minimum, magkano yung sweldo, minimum. Malaki naman yung minimum na sweldo, di ba? Malaki yun. Malaking kahiyan, di ba? Yung proud ka may trabaho ka, pero hindi ka makatulong. Pamilyar ka lang, di ba? Ma, may trabaho na ako. Eto ay bandit, oh. Tulong lang, di ba? Totoo ay nanay mo, di ba? Nung wala pang sweldo, ma! Ang simple bandit ma, pinatago ko. Parang kumigay mo yun, pinatago ko lang. Eh, masarap ba yung umaman? Yes! Ano talaga, walang plastika. Sino yung gustong umaman? Kahit first timer ka. Kasi, wag awkward. Kasi, bibira kasi natin marinig to eh. Correct? Walang nagsasabi sa'yo na gustong umaman sa bahay. Walang nagtatanong sa'yo. Gusto ba yung umaman na? Di ba? Wala eh. Di ba? Ano yung dyan? Mukha ko, tsura mo, pamahirap. Di ba? Sobrang negative kasi. Kahit sa trabaho mo, magkwento ka lang ng mga pangarap eh. Di ba? Ano sabihin sa'yo? Hindi ako, gutom lang yun, kumakain ko. Diba? Ang sarap mo natin mga kaibigan natin. Ano? Papansin mo, pati ikaw negative ka na rin. Tama, pati ikaw, hindi ka naniniwala sa sarili mo. Pati ikaw, na hindi ka na, unti-unti, hindi mo namamalayan, pati ikaw negative ka na mag-isip. Pati hindi mo na naiisip na mayaman. Pag nakita ka ng kotse maganda, pero nung bata ka, iba. Pag nakita ka magandang kotse, wow! Sakto mo, pogi. Tama, di ba? Nung nagkatrabaho na, nung pumasok ka na sa realidad na mahirap pala ang buhay, gano'n. Totoo nga yung mga sabi na mahirap ang buhay. Negative na lang. Pag mayaman, sila lang yan. May kotse, yabang naman yan. Wala ka sa kotse. Napa mo? So, unti-unti, hindi mo napapansin habang tumatagal, nagkakaroon ka ng negative ka na mag-isip.
na nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Napa niyo ba? Na pag nakita mo na successful, sila lang, kaya yan. Sila yan. Tama? Swerte-swerte yan. Napa niyo ba? Sometimes, kapatid, para sa pagkain ko sa'yo, parang din ang buhay dati, o mas malala pa. Ang sa akin lang, we can create our own luck. Ang swerte, hinahanap, ginagawa. What if ito na yung break mo sa buhay? What if yung taong nag-invite sa'yo na makulit yan, na hindi mo pinagbibigyan, na parang feeling mo pag pinagbigyan mo lang ngayon, what if dahil sa taong na yun, yung pala yung angel mo, para makita yung opportunity, darating ang time, ito pala, dito ka pala yayaman. Ang choice mo nga, mag-abroad eh. Correct? Ang choice mo, pag mahirap ka sa Pilipinas, mag-abroad. Kapatid, may pera dito. Kaya mong umaman dito. Depende lang sa tiwala mo sa sarili mo. Yes. Nainiwala ka ba doon? Yes. Hindi ko. Sino rin gustong umaman? Woo! Yung first time, sabi ko, naiintindihan natin yung first time. Kaya mga kukaas ka, sino gustong umaman? Kaya kami. Baka pangalawang balik niya, mataas-taas na yan. Ito na yan. Pag medyo matagal mo isang buwan, ah! Diba? Tsaka isa din sa tip ko din. Sabi ko, pag alam ka ng negosyo na pwede kayaman ngayon, kasi ang point ko, lahat tayo masipag, may galing. Naniwala ka doon? Yes. Naniwala ka doon? Yes. Naniwala ka doon, magaling ka? Yes. Kaya ka natagal sa trabaho mo kung nagtatrabaho ka eh. Napa mo? Naniwala ka na magaling ka? Yes. Naniniwala ka na kaya mo rin? Yes. Na kung ano yung nangyari sa amin, kaya mo din? Yes. Ako, never po ako sa school, hindi ako na-awardan. Eh, lagi akong napapansin ng teacher, pero sa guidance. May favorite tayo, di ba? Yung mga pa lang natin, makulit na eh, di ba? Grace natin lagi bagsak, di ba? So, ang sa akin, ang alam ko, parang pagdating sa employment, wala talaga pag-asa. Kasi di mo nakatapos. Pero ang point ko, isa lang naging tanong ko. Sabi ko, may karapatin lang ako yung mama. Kaya ko din. Kasi sa trabaho, nagagawa ko yung visor, yung ganun. Tumas na kumiyansa, kaya lang point ko, kahit tumambling-tumbling ako sa kusina yung trabaho ko eh. Na kusina, unang-una, yung height ko, pang-kusina lang. Ang mukha ko pa nun, yung tipong pag binuto mo ng papaya, nag-atsara na. Sabi mo ko yung makakatawa, talagang ko, di ba? Kasi siyempre, ngayon lang. Kastilan daw. Bako na niya. O, di ba? Sino mo ba yung usap? Imagine mo, ang naging motivation mo, sabi ko nga, kung mahirap na nga na pinangarap, kung wala pa akong gagawin, ano na mangyari? Nangarap ako, dati mag-travel, pangarap ko lang dati mag-abroad para magtrabaho. Pero ngayon, last year, 8 countries. Buka sa 6, papunta ng Singapore, Bangkok, tapos kukuha ako ng visa ngayon para sa Europe. Point ko, kung sino man magsasabi sa'yo ng negative, pag uwi mo, iwasan mo yon. Tingnan mo yung buhay nila, kasi hindi rin maganda eh. Pag tinanong mo, lang yan, wala ka ng pera, may giling pao sa'yo. Kung mahirap ka, mas may giling ko sa'yo, din, pareho tayo mahirap. Ano mangyari, dukha na tayo dalawa. Naka, marami nagsasabi na ito, pero ang point ko, sabi ko, hindi pwede. Ako nakita ng opportunity. Ako nakita na, sabi ko, dito ako yayaman. Tinata ko na sa isip yan, dito ako yayaman sa Englobal. Kahit hindi ko alam. Kahit hindi ka lang. Kahit hindi ka lang sa'yo, mag-develop din yan, malalaman ko rin yan. Yun ako eh. Ganun ka rin ba? Yes! Hindi pong tulungan mo sarili mo na huwag kang mag-set ng limitations sa sarili mo na sabi na pwede mo sabihin na, hanggang dito na ako, may edad na ako, ganito. Lahat yan. Totoo yan. Kung ano yung iniisip mo at paniniwala mo, totoo yan. Pag sinabi mo hindi mo kaya, yes, totoo yan. Kasi sinabi mo eh. Yun ang paniniwala mo eh. Pag sinabi mo, kasi lang yan, magaling. Ay ano, ikaw. Ikaw na rin nagsabi na hindi ka magaling. Pero ang point ko, what if sabihin mo sarili mo na kaya ko rin yan? What if sabihin mo sarili mo na kahit hindi ko alam yan, makakapisado ko rin. Na kahit hindi ko alam yan, malalaman ko rin. Na kahit hindi ako magaling, gagaling din ako dyan. Unti-unti, walang magaling rin nagsimula agad. Naka nyo, huwag kang matakot sumubok. Magkano kapital? 6980. Naka nyo? Yes. Ang liit lang. Ako, di makimagyo, magkano total ang liit ako? Magkano kapital ko? Nag-start ako 7 accounts. Wala akong pera. Pero ginawa ko ng paraan. Nangutang ako. Huwag kayo mag-alala. Walang napupulong sa utang.
Barangay lang yan. Barangay lang yan. Tsaka sanay ka naman utang. Diba? Sanay ka naman utang. Kaya lang inuutang mo. Birthday o kaya ganito. Try mo naman mangutang para sa negosyo. Nakala nyo? Yes. Alam mo, ito. Pinangutang ko, nung napangutang ko, nagawa ko ng paraan, hinataw ko for almost 4 months, kumita ko ng back end. Nakinig lang ako na apply ko. Nakinig ako sa mga advice. Ano structure ng ganito? Tapos after 4 months, almost 4 months, nagkaroon ako ng brand new na kotse. Nakikin ako ng hacker. Tapos dispose na lang, bumili ako ng Dodge Ram. Yung Dodge Ram, first time kong bumili ng cash na worth 3.2 million. Discounted mo kasi cash na. So, nakita ko yung resibo, parang bumili ka lang sa hardware. Tapos ka, sabi ko, nung nakita ko yung resibo, eto lang pala yun, parang bumili ako sa palag sa hardware. Pero iba yun. Kasi dati, lahat ng bilihin, mahal. Okay-okay pala, mga 200, mahal na sa akin yan. Mayroon ikaw okay natin. Mayroon ikaw sa branded. Tama? Basta at least branded. Basta kahit okay-okay yan, basta branded. Tapos magaling ako dyan sa okay-okay kasi pag may natago ako dyan, pag may nakita ko, tatago ko yan. Tapos babalikan ko yan. Eh, inire-arrange. Nabili din, pagbalik ko, lang yan. Kaya yan? Kaya yung magtago, naunahan ka lang yun. Basta ang tip ko sa inyo, mangarap kayo. Kung ano yung buhay ngayon, kung alam mo kung ano yung buhay ngayon. Nagsimula ako na marami rin yung mga hindi naniwala. Pero ang point ko, ang bilis na ngayon ng networking. Promise. Kung alam mo lang kung nag-Facebook ka, kaya mo kumita sa Facebook. Kung marunong mag-post, matututo naman mo lahat dito yan. Ang average income ko po ngayon, mga nasa 1.5 na rin. Okay na rin. Yes! Pinakalit. Tapos ang goal ko, mag 3 million per month. Alam mo dati, hindi ko masakyan yung income na yan. Kasi nung bago ako, pag sinabi mong million-million, hindi tagad ng utak eh. Tama? Lalo lang kung first time nagkakaroon, million-million. Hindi, wala mo. Utaw lang. Tama? Yung sumasagot yung utak mo. Tama? Kasi bakit? Yan yung programming mo. Nakuha mo? Yan yung programming mo eh. Yung tipong pagka nagsabi ng kotse o income, pag ikaw first time nagkakaroon, anong reaction mo? Okay, ito kayo. Nakikinig ka, pumapalakpak ako. Tapos itinan mo ako, naulong ka pa. Tama, di ba? Pero ang point ko, yung program na yan, na nagsasabi na minsan nagre-negative ka, yan din ang magpapahirap sa'yo. Try to accept kung ano yung sinasabi namin. Try mong pakinggan and absorb kung ano yung sinasabi ng speaker. Pagkatabi ng negosyo? Yes! Pagkatabi ng negosyo? Yes! Imagine mo ito ah. Kung ikaw nagtatrabaho, sino yung nagtatrabaho dito ng first-timer? Meron akong tanong. Sige lang, first-timer na nagtatrabaho. Furnace. Okay. Oh, hindi naman. Obvious naman siya, no? Naka-uniform ka pa. Tama, di ba? Parang gato. Kung nagtatrabaho ka, try mo tanong yung sarili mo. Dagdagan mo pa ng 5 years or 10 years yung ginagawa mo. Naka mo? Parang gato lang yan. Kung ano yung result mo ngayon, ibig sabihin, sino gumawa ng result mo? Ikaw, saan ang galing yung result mo? Sa decision na ginawa mo? Saan galing yung decision mo? Sa'yo din, kasi kung ano yung paniniwala mo. Parang dati, ang goal mo, hindi mo goal mo umaman. Ang goal mo kasi mag-apply. Kaya kami trabaho. Napa mo? Yes. Alam mo, pag-graduate mo or kung nagtrabaho ka, ang decision mo, hindi umaman. Ang decision mo kasi mag-apply. Tama? Napa mo? May mga tao na ang goal umaman, so nung nag-apply, nung natagap sa trabaho, hindi tumatagal sa trabaho kasi ang goal niya umaman. Lahat pa gustong umaman? Yes! Kung ang tanong, gusto ba yung result mo ngayon? When it comes to, ano ba, yung finances mo? Pag nakita mo yung bank account mo, saan ka nakatira? Anong buhay mo? Gusto ba yung result mo? Yes. Ikaw nakakalam, correct? Ngayon, tanongin mo sarili mo, kung gagawin mo pa ulit, dagdagan mo pa kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung hindi ginagawa mo, dagdagan mo pa ng another 5 years or 10 years. Kumusta buhay mo? Ilang taon ka na that time? Gano'ng kakasigurado kung malakas ka ngayon, same pa rin yung lakas mo 5 years, 10 years from now? Be wise. Masipag ka, galing mo. What if yung galing mo? Simulan mo muna ito part-time. Simulan ito part-time. Sugal ka lang. What if part-time simulan? Mga 1 year, 2 years, 3 years, hindi ka man yung maman, pero at least hindi ka na matawag na nahirap.
Napa nyo? Walang mayaman sa 100,000, pero kumusta yung 100,000 monthly? Kung kumikita ka niyan. Hindi ka pa mayaman yan, sa totoo lang. Hindi ko makita mo man yung balance mo sa ATM, at least kumaabot na ng 100,000. Hindi ka mayaman yan. At least nakakita ang balance sa 500,000. Hindi ba? Malaki niya yung 500,000. 100,000 lang. Anong pakiramdam na mayroon pa 100,000? What if hanggang nag-i-increase, tuyo ko mo sarili mo hanggang makarap ka ulit. Hanggang makatikim ka lang 200. Sabi ko, 30,000 lang. Part-time, pero, or sabi natin, 30,000 income na wala kang boss. Malaking bagay yun. What if nag 50,000 ka? What if nag 100,000 ka? What if nag 200,000 ka? What if nag 500,000 ka? What if nag 1 million ka? Ang tanong, gusto mo ba yun? Yes! Gusto mo ba yun? Yes! Nakataas lahat ng kamay ng gusto. Kapatid, sa lahat ng first time magdito, kaniwalaan mo sa sarili mo. Yes. Kaniwalaan mo. Kahit ano pang background mo, hindi pinag-usapan din mo saan galing. Importante, anong tingin mo sa sarili mo? Anong paniniwala mo sa sarili mo? The moment na nakaupo ka rito, nakikinig ka. The moment pag-uwi mo, mag-decide ka. Kung may pera ka, withdrawin mo na yan. Hindi ka hiyaman sa banko. Ang litang interest, talo ka pa. Taka nyo ba? Kapag ilagay mo dito, inegosyo mo. Kung wala pa pera, gumawa ka ng paraan. Kung may pera ka, huwag ka naman dalawang isip. Taka nyo ba? Kasi yung savings mo, parang feeling mo savings. Hindi yan totoong savings. Taka nyo? Konting emergency lang, kulang pa yan. Taka nyo? Yung taon-taon mo na, ang malupit doon, yung iba, ipon, gusto mag-ipon, gusto mag-ipon. Tanong ko sa'yo, ilang taon ka na nag-iipon? Hanggang may wala ka pa rin mag-ipon. It's about time, kung wala kang pera, gawa mo ng paraan. Kaya ako, totoo lang, kaya ako sumali kasi wala akong pera. Ngayon, ang problema ko naman ngayon, pera pa rin. Pero how to spend wisely. Yan ang masarap ng problema. Before I end, sino rito yung gustong, first time na gustong sumali? Pakitaas po yung kamay. Taas lang po, tayo. Tayo, yung gustong sumali. Gusto mag-join? Hige pa, tayo pa. Tayo. May tip pa ako sa inyo. May tip. Pag nag-join kayo, huwag kayong one account. I-maximize nyo. Para ka nag-franchise ng 7 accounts, mas maganda. Kung 15 accounts, mas maganda. Kung may pera ka rin lang, itoto mo na. Kung isang account lang, lugi yan. Lugi yung galaw mo dyan. Kasi hindi lang naman dalawang kakilala mo. Minimum, kung kaya mo mag 7 accounts, 7 accounts. Take my advice. Kasi bakit? Ang dami nagsisi dyan. Nung simula. Ganun ako nagsimula. Kaya mabilis ako na almost 4 months ng 1M. Kasi nakaplastada ako ng account. Dahil hindi ako agad. At piniwanag sa akin. Kaya kung may pera ka, itoto mo na 7 accounts. Kailangan ka mag-join? Basta ito, make a decision. Pangalawa, manage your decision. Kahit asawa mo pa mag-negative sa'yo, magkakadala doon. Kahit girlfriend mo pa, buhay mo to, future mo to. Kahit anong negative sila, hindi naman nila nakita pa rin nakita mo. Kasi sila din naman ang makikinabang pag ikaw yung maman. Take note, pag ikaw yung maman, lahat ng kamag-anak mo, lahat ng hindi lang mo, tawag sa'yo. At kahit hindi tayo close, kahit hindi tayo close, sasabihin sa'yo, close, kami yan. Walang pangalaw. After nito, lapitan nyo agad yung sponsor nyo para mag-set agad kayo ng plano kung kailan ka mag-join. Huwag nyo nang patagalin kung ngayon or bukas, mas maganda. Kung next week, mas maganda. Tapan nyo po? Kasi pagyaman pa yung usapan, ito yung chance mo, ito yung break mo. Believe me. Kung nagawa namin, kaya mo din. Thank you so much. Teacher, para teacher.